Soundcheck, test mic, soundcheck, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At bago po natin pag-usapan ang mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayong ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget to subscribe and click all button. Ayan, no? Subscribe, tapos pakiclick po si all button. So, let's start. Hindi po ako nakapag-upload kaninang maga. At medyo hindi po maganda yung ano ko kanina, no? Yung gising ko. Ayan. So, tignan natin bukas kung makakapag-upload ako. So, unahin natin sa APL. Okay. APL. So, update natin to guys. APL. Tapos, punta tayo sa daily chart. So, based po dito sa ating daily chart. Okay. So, medyo mahirap ang market ngayon, ano? So dito po hindi po siya nakapanik sa may taas, right? Ayan, no. So meaning po niyan guys, so this resistance is very significant, no? Ayan guys, si 0.25 peso. So dito po sa part na to, tignan natin kung mag-hold dito sa may trend line natin, ano? Kasi support to eh. So, we have here the horizontal support, tapos meron tayong confluence sa ating second trend line, ano? Ayan, sa baba. So, ito yun guys. Second trend line natin. So, pagka hindi nag-hold dyan guys, so, next support na natin is ito. Okay? So, ito guys. So, first 0.18, second support 0.16, and yung third support na sinasabi natin is here 0.13 to 0.14, ano? So let's say 30%, no? Ayan, so worst case tayo, worst scenario, no? Ayan, so tignan natin kung saan pupunta yung 30%. So, from here, tapos i-drag natin pababa, ano? So, 30%. Ayan, so dito guys yun, ano? Ayan, sa may third support natin, which is around 0.14, no? To 0.13. Ayan. So, punta tayo sa, ano? Ayan, sa 1-hour chart muna, ano? Ayan, para makita natin, guys. So, dito, ala, bearish guys, no? Ayan. So, bearish po siya rito. So, sana mag-hold dito, no? Sa may trend line nga natin. So, this is very crucial, guys. Oh, ayan. So, balik po tayo sa daily chart. Tapos, i-check natin sa kanyang moving average. So, 50, tapos, okay, 100, tapos 200, ito si red line. So, okay pa naman dito, no? Tapos, kay cloud. So, kay cloud, so medyo flat pa rin, eh. Ayun, no? Si lower cloud is flat, and si upper cloud din is flat. Ayun, kasi hindi siya makapanik. So, sa part na to, meron po tayo ditong gap down, ano, na hindi pa na-filled. So, yun nga lang, medyo nahirapang makapanik dito, guys. Ayan, so may 0.25. So, tignan natin kasi siya po ay nag-reverse ulit, eh. So, this is a bearish harami candlestick. Ayan, so bearish yan, ano. Ito. Ayan, very sharami candlestick yan guys. So tignan natin kung merong ano, no, confirmation bukas na siya ay talagang
bearish pa rin. Ayan. So, tingnan natin. No? Tapos, sa ating RSI, so, check natin. Check. Okay. So, medyo crucial nga to guys. And kasi, siya po ay bumaloktot ulit pababa. Ayan. So, tignan natin kung mag-hold dito, no? So, pagka kasi hindi nag-hold dyan, yun lang, no? So, sell off ulit tayo dito kay APL. Pero, tignan natin kasi possible din na siya ay double bottom, no? So, first bottom, tapos second bottom. Kung siya po ay mag-hold sa may support natin. So, pagka hindi, so, syempre, ma-invalidate yan, ano, si double bottom. So, next natin, ito si MACD naman. So, dito po kay MACD. So, wala pa rin po tayong pagbabago. Still bearish po siya sa ating histogram, series of lower lows. Right? Ayan, no? Tapos, nagda-diverge pa rin si MACD line. Ito yun. At si signal line. So, based po dito kay MACD, si APL is still bearish. Ayan. Tapos, sa volume, so, hindi po siya nakapanik eh. So, ang support natin dito kay APL is here. Ayan. So, dapat siya po ay mag-hold sa may part na to. Ayan. At dyan, ano na? So, tignan natin bukas kung ano yung mangyayari kay APL. So, meron ba tayong trend line? Ayan, so, medyo malayo pa naman. So, save natin. Tapos, let's continue. Ano? Let's continue. So, medyo matagal. Wait lang, guys. Matagal. Okay, so, paikot-ikot siya. Ano? Ayaw na. Ayan, okay na. So, next po natin si BSC. So, kay BSC, so, check natin to. Okay, so, bearish pa rin guys, no? So, dito naman po kay BSC, so, ayan, pinush lang to guys. Ano ba to? 28. Ayan. So, pinush lang siya upside, pero binuusan din, ano? Diba? O, ayan. So, ang papansinin natin, mahaba po yung wick sa taas. So, this is a selling pressure, guys, no? So, sa part na to, so, possible this is a bearish, ano? Bearish harami candlestick. Ayan. So, bearish yung pagkaganyan. So, this pattern is shooting star. Ayan. Shooting star yan. Kasi mahaba yung wick sa taas, tapos may clear wick sa baba. Okay. Tapos medyo maliit yung kanyang body, ano? Oh, ayan. So, bearish yung pagkaganyan. So, ang first support natin dito kay BSC is 0.95. Tapos, meron tayong trend line dito, no? Which is around 0.8. Okay? So, tignan natin, guys, ano? And here, sa ating horizontal support, so, yung second po natin na support dito is 0.7, no? Which is around here, guys. Ayan, 0.7. Tapos, third support is here. Ayan, sa may 0.5, ano? So, just in case lang kasi. So, kung papansinin natin, meron po tayo ditong gap up na hindi pa po na-filled. Ayan, no? Ayan, so may puwang po tayo rito, guys. Gap up yan, guys, no? So, kung magpa-flooring to, so let's say 30%. Ayan, sa worst case tayo.
Ayan, so possible dito muna siya guys, no? Ayan, sa may second support natin. So just in case na siya po ay magpa-flooring bukas. Ayan. So 0.7, or okay, sabihin na natin na malapit sa may 0.75, no? O, ayan. So tingnan natin kung mag-hold dito sa may support. Ayan, sa first support, which is around 0.9, no? So check natin dito sa 1 hour chart. So parehas lang din. Okay, so tingnan natin, ano? Kasi sa part na to, so kung siya po ay mag-hold dito sa ating first support na sinasabi, which is around 0.9 nga, okay? So malapit dito. So possible kasi na pattern is ito, eh. So this is inverse head and shoulder pattern. And so possible lang po guys, ano? Pagka po nag-hold dito sa ating first support. So ito si left shoulder. Okay? Tapos ito si head. Tapos ito si right shoulder. And so tingnan natin guys kung mag-hold, no? So pagka po di nag-hold, edi syempre ma-invalidate to. Ayan, so tingnan natin. Let's go back sa daily chart. Ayan, tapos tignan natin dito sa moving average. So 50. Okay, so meron tayo dito ano, confluence ano, sa may third support. Tapos 100. Okay, so si green line, 200 si red line. So okay pa naman siya rito, no? Sa ating moving average. Tapos kay cloud, ayan, so medyo flat pa rin siya. So bearish pa rin kasi. So tinulak lang to papataas. Ayan, tapos binuhusan din guys. So sa ating ano, mga indicators, so check natin guys, no? Mga indicators natin. Ayan. So dito rin is nag-flip na ulit pababa, no? Ayan si RSI. So this is a bad sign. Okay, so tingnan natin. So pagka po hindi nag-hold dito, possible mag-create siya ng double bottom. So ito yung first, tapos possible. O dyan, ano? So tingnan natin. Let's see. Ayan, kung siya ay mag-hold sa part na to. Tapos, so kay MACD, so tingnan natin. So still bearish pa rin po ito, no? And kung papansinin natin, kasi lower lows pa rin sa histogram. Oops, mali ako na napindot. Ayan. Lower lows pa rin sa histogram. Tapos nagda-diverge si MACD line and signal line. Ayan, so bearish pa rin, ano? Tapos okay, sa volume natin, ayan, so yun lang guys. So siya po ay nag-create na lang lower low sa part na to. Low, lower low. So bearish to guys, ano? Ayan. So kitang-kita naman po sa trend ng kanyang volume. So pagka po nagki-create ng lower low and lower high sa part na ito, okay? Sa ating volume, so meaning nang bearish ano. So dito po kay BSC, ayan. So hindi po siya rito nag-hold sa may support niya, no. Sell off. Ayan. So save natin. Okay, so wag na pala at wala naman tayong nadagdag eh. Next is eto si PHA. So check natin PHA. So dito naman kay PHA, so siya po ay retest okay sa ating trend line pero nahirapan pa rin makalusot. Ayan. So hirap pa rin po guys, no? Ayan. So dito edi pare-parehas lang sila ng pattern. Bearish harami candlestick, ano? Ayan, no? Diba bearish po yan pag ganyan. So yung first support natin dito kay PHA is here sa 1.95. So ito yun, no? Series of touches 1, 2, and 3. Tapos yung second support,
which is around here, ayan, sa 1.6 pesos. Ayan, so dito po yan. Ayan, tapos meron tayong confluence sa ating cloud, no? Ayan, kasi meron ditong flat line, eh. Ayan, so pwede po natin gamitin itong support. Ayan, si cloud. Tapos, so yung third support natin is here sa 1.45. Ayan, so dito po yan, 1.45 pesos. So let's say negative 30%. Okay, so tignan natin, ano. Ayan, negative 30. So possible ito ma-hit si 1.3, malapit po dito guys, no? Ayan, sa 1 point, ano ba ito? So mag-adjust tayo na konti. Ayan, sa 1.3 nga guys, malapit dito. Ayan, sa part na to. Okay, dyan. So hindi po natin sinasabing siya po ay magpo-flooring bukas, no? So tinitignan natin yung magiging possible scenario kung siya po ay bubuhusan. Ayan. So tignan natin. Tapos so tignan natin dito sa may 1-hour chart. So check natin. So same lang din dito, no? Ayan, so tignan natin kung siya ba ay mag-hold dito sa part na to, tapos bounce or sell off. Ayan. Let's go back sa daily chart ulit. Tapos i-check natin yung mga moving average. So okay pa naman, 50, 100, tapos 200. Ayan, so pataas pa rin naman sila eh. Tapos kay Cloud. So yun nga lang, medyo flat ngayon si Cloud, no? Ayun, no? Si lower and upper. Upper Cloud. Ayan, so flat. And here sa ating mga indicators. So medyo hindi po maganda yung pinapakita ni PHA ngayon. Kasi, so kahapon po nag-bounce pataas. Pero ngayon, siya po ay pababa na ulit. So this is a crucial part, no? Kay PHA. So kung titignan natin yung pattern natin dito, so series of lower highs, high, lower, high, lower, high, and series of lower low. So we have low, lower low. So pagka po ganyan guys yung ating pattern dito sa RSI, bearish po yan, ano? And kung titignan natin, so meron tayong trend line dito since 2019, ano? And kung papansinin natin, so medyo hindi nga maganda yung pinapakita na PHA ngayon. Ayan o. Series of touches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ayan. So tignan natin guys. So bali dito sa part na to. So ang support natin kay PHA is saan? Saan pwede? So dito po possible support. Diyan na, ano? Oh, diyan. So tignan natin, ano? Ayan, support siya eh. Tapos so kay MACD naman, series of lower lows pa rin sa histogram. That's why siya pa rin ay bearish. Okay, pare-parehas po sila, guys, no? So bearish po 'yan, no? Series of lower lows. 'Di ba? Lower lows po yan guys. Ayan o. Tapos si MACD line and signal line is nagda-diverge. Ayan, so bearish din. So base po dito kay MACD, si PHA is still bearish. Okay. And sa ano natin, sa volume, so medyo hindi rin maganda, no? Ayan, so bumaluktot ulit pababa eh. So hanggat hindi po siya nagki-create ng higher high, siya po ay still bearish. Okay? So for now, bearish muna tayo dito. Ayan. Support ito guys. Ayan.
yung kanyang previous low, no? Ayan, tapos i-save natin. So next po natin ay si, wait lang pala, ayan. So nagsisave pa. So next natin, ayan si Isen. So dito kay Asen, pare-parehas po sila ng pattern, ano? So bounce, okay, kahapon, tapos ngayon naman so medyo nare-reject sa mga resistance, no? So this is a retest, okay, sa ating trend line. So kung papansinin natin, yun, ano? Ayan, no? So trend line yan. O, diba? So this is the trend line, ano? Second trend line natin to kay ano. Ay, wait lang pala. Hindi pala na ano, sorry. Ayan. Asen, ano? Asen ba? Wait nga lang. Ayan, so Asen nga, Asen. Sorry. Ayan. So dito kay Asen, kung papansinin natin, ayun, so nalaglag guys ulit sa may trend line, ano? So this is bad guys. Ayan. So papansinin natin, kahapon nag-bounce tapos bumalik sa taas ng trend line. Tapos ngayon naman binuhusan sa may baba ng trend line. So bali yung first support natin dito kay Asen is around here sa 6 pesos. So what's next? Next support is here sa 5.7, okay? So series of touches dito ay 1 2 3 4 and possible dito nga, ano? Ayan, sa 5.7 pesos. Tapos yung third support is here sa 5.35 pesos. So dito naman yun. Ayan. Okay. So tignan natin, ano. Pero pwede natin itong i-adjust ng konti, eh. Ayan. So let's say dito. Ayan, sa 5.25. So pwede po natin i-adjust yan. Ayan. So, ang meet up is okay sa 5.3. So, malapit po dyan, ano. Ayan. Ayan. So, medyo in-adjust natin na konti. So, bali kung magpo-flooring to, edi syempre, ang target natin is negative 30, ano. So, let's say dito, guys. Negative 30. So, medyo malayo naman dito sa part na to, ano. Negative 30. Okay, so dito guys, negative 30. Okay, sa part na to. Sa 4.2, ano? So just in case lang na siya po ay mag-flooring bukas. Ayan, negative 30. So tignan natin, ano? Pero syempre, nakafocus tayo dito sa ano natin, first and second support. First, second, third support. Ayan. So, sa part na to, pwede i-check natin sa moving average. So, 50. Okay, so medyo nabasag, ano? Ayun, no? So, tignan natin, guys, ano? So, this is very crucial kay Asen. Ayan. Tapos, si 100. Ayan. So, medyo malayo naman si 100, no? So, yun nga lang, pagka ito ay nahulog sa 50 days, so medyo delikado to si Asen, no? Ayan, so tignan natin. Tapos, 200. Okay. So, let's see. Okay pa naman, pero sa, ano natin, sa 50, medyo alanganin siya, si Asen, ano? Tapos, sa cloud, okay, so medyo flat. Ayan, flat siya. So, binuhusan kasi, no? Tapos, sa moving average or sa ating mga indicators pala. So, dito kay RSI, bearish guys, eh. So, binuhusan siya, yun. Ayan, no? So, we have here low, lower low. So, this is support, no? So, siya po ay nasa support right now.
So pagka po hindi po yan nag-hold dyan, so ang next support na natin dito kay ASEN is saan? So, possible dito na, which is around here. Ayan, so tignan natin kung magbabounce dito, no? So base po dito looking bearish, ano, ito si ASEN. So we have here high, okay, lower high, tapos low, lower low. Ayan, so bearish yan pag ganyan, ano. Tapos kay MACD, so hindi po siya na-sustain, ano, si higher lows, right? Ayan, no? So sa part na to, series of higher lows, pero siya po ay nag-print out ulit ng lower low sa part na to. Ayan, so siya po ay bearish, ano? Tapos si MACD line is nagda-diverge sa ating signal line. So based po dito sa ating MACD, si ASEN is bearish. Ayan. So sa volume naman, so sell off din to, guys. Ay, kung papansinin natin, ano? Tapos meron ba tayong trend line dito kay ASEN? Ayan, so medyo na nadadasog kasi yung mga trend line na ano natin, ano? Kay mga drawing. So trend line, ayan, so eto guys, ayan, so mukhang magre-retest dito sa trend line natin, ano, si ASEN. So sa part na to, this is very critical, no? So dapat pagka po siya inauntog dito sa ating trend line is magbabounce yan. So pagka po hindi nagbounce, yun lang, ano, so medyo meron tayong problema sa ganun. Ayan, so save natin. Save natin, guys. Eh. So wait lang, okay? So next natin is ito, si dito naman. Dito. Ayan, okay na. So i-check natin 'to, guys. Ano si dito? Okay. So si dito lang yung medyo matigas, ano. Okay, palaban si dito, eh. Ah, di ba? Ayan. So siya po ay nag-hold sa may support natin, which is around sa may 11 point, ano ba ito? 11.6. Okay. So nag-hold siya sa part na to, ayan, sa may support natin. So let's see kung siya ay magre-retest dito, no. Ayan, sa may 12.8 pesos. So possible po 'yan, guys, no. So tignan natin. So ito po 'yung target kung siya ay magre-retest, no, sa 12.8 pesos. So this is ano ba, trend line ba 'to? Ayan, so trend line nga 'yan, ano. Oh, ayan. So tignan natin kung siya ay magre-retest diyan. So para mas clear, so punta tayo dito sa 1 hour chart. Ayan, sa 1 hour chart tayo punta. So dito sa 1 hour chart, okay, so tignan natin. Aha. Wait lang. Oh, ayan, so parang triangle to, no. Oh, ayan na, di ba? Ganda, guys. Oh, ayan. So this is a symmetrical triangle pattern kung papansinin natin kay dito. So this is huge, ano? So sa part na to, so pagka po siya ay nag-breakout, so there's a possibility na this pattern is a continuation pattern kay dito, no?
So pagka sinukat natin to guys, si triangle, so ang target price natin dito is, wait lang, ayan. So tignan natin ano, ayan, tapos wait lang. O, ayan. So ito po yung target price natin, which is around 16.85 pesos. Ayan. So base po ito sa ating triangle ano? So ito po yung target price. Ayan, kasi symmetrical triangle pattern dito eh. So tignan natin kung magbe-breakout bukas ano? Ito, si dito. So pagka naman hindi nag-breakout to, eh de syempre babalik tayo sa may trend line natin sa baba, which is around here no, sa 11.15 pesos. Yeah, so dito guys, o dyan guys, sa 11.15 pesos. So balik po tayo sa daily chart. Okay, daily chart. So, i-check natin sa mga moving average. So, 50. So, medyo malayo, ano? Ah, diba? 50, tapos, oops, wait lang. 100. So, 200. So, okay pa naman, guys, ano, sa mga moving average. Tapos, sa cloud. So medyo flat pa rin, and kasi wala pa naman tayong breakout dito sa may trend line natin eh. Ayan, so tignan natin bukas kung magbe-breakout sa taas na. Ayan. So dito rin guys. Ayan, so meron tayong trend line dito. So siya po ay nakabalik na, pero tignan natin ano. Ayan. So this is a trend line. Okay. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ah, diba? So trend line yun eh. Ayan. So let's see kung masusustain ano. So medyo nakapangat pa siya sa ano eh, sa trend line yun. Diba? Ayan. So tignan natin kung magbe-breakout nga dun sa may downtrend line no. Tapos dito naman sa MACD, so looking good, right? So bakit po natin nasabi? Kasi kung papansinin natin dito sa histogram, series of higher lows. So this is good, no? And so sana masustain. Higher lows, tapos, so dito naman sa MACD line natin, so hindi pa naman po siya nagpiflip pataas. Ayan, so tignan natin. So bukas is very crucial, ano? Okay, tapos dito naman sa volume. Okay, so medyo nag-bounce. So tingnan natin kung masusustain ano. Ayun na, so medyo okay siya rito eh. Ayan, tapos i-save natin. Save. So bukas i-try po natin mag-ano, no? Mag-upload. Ayan. Bukas po ng maga. Ayan, so wait lang ano. At medyo mabagal yung internet eh. Paikot-ikot siya. So next po natin si sino ba? Dito. Tapos ito sa ER. So check natin to sa ER no. ER. Ayan, so 30 minutes pa lang naman pala tayo eh. So okay pa naman ano. So dito po kay AR guys. Okay, so Ritas lang din to kanina no. 28. Ayan. So Ritas lang siya, tapos medyo nag-hold dito sa ating support, which is around 0.005. Okay?
So, bali pagka po siya ay hindi nag-hold dito. So, ang next support na natin for this 1K AR is here sa may 0.0042. So, malapit po dito, no? Tapos, meron tayong confluence sa ating second trend line. Ayan, so trend line 'to eh. Right here, no? Ayan, no? Diba? So, trend is our friend. So, tignan natin guys kung ano mangyari bukas, ano? So, pare-pares po sila eh. So, bearish. Harami to, no? Okay? So, pare-pares sila ng, ano? Ng pattern. Ayan. Tapos, syempre, series of ano yan? Lower highs. High, lower high, lower high, lower high pa rin eh. Diba? So, bearish pa rin guys, no? Oh, ayan. So, tignan natin sa 1 hour chart. So, just in case na meron tayong makita. So, okay. So, dito medyo hindi pa rin maganda. Ayan. So, possible nga nabuhusan pa rito. Ayan, ano? Ayan, sa may second trend line natin. Okay, for now, i-check na natin yung mga ano niya, moving average. So, 50. Tapos, 100. Tapos, 200. So, okay pa naman, ano? Tapos, kay Cloud. Wala. So, medyo flat pa rin, guys, eh. So, what about naman sa mga indicators natin? So, dito kay RSI. So, medyo hindi rin po maganda yung pinapakita niya rito sa part na to, no? Ayan. So, siya po ay hindi nakapanik sa may resistance. So, dito rin, lower low pa rin, guys. Lower low. Right here sa ating histogram. So, bearish pa rin po siya, no? Based po dito kay MACD. Ayan. So, sa volume naman, so, hindi po na-sustain. So, nag-print out nga po, guys, ng higher high. Ayan, no? High, higher high. Pero, hindi na-sustain, ano? Hindi ba? Ayan. So, binuhusan din siya pababa. Ayan. So, this is bad. So, anyways, tignan natin kung ano mangyayari bukas, ano? So, for now, so, based po sa nakikita natin, so, looking bearish. So, si dito lang yung medyo okay yung chart, no? Diba? Pero, tignan pa rin natin. Ayan. So, next is, okay, sino ba'y pwede natin isunod? Ito, si Mary Mart. Check natin to si Mary Mart, no? Mary Mart. So, dito kay Mary Mart, okay, so medyo hirap din siyang makapanik. Tapos, medyo naglag na sa part na to, no? Ayan. So, siya po ay nasa support right now, which is around 6.65 pesos. So, nabasag na ulit yung ating middle trend line. So, possible dito po siya pupunta bukas. Ayan, sa may 6.2 pesos. Ayan, kasi trend line din to eh. Kung i-check natin, ano? Ayan, no? Diba? So, trend line to, guys. So, we have 1. Okay, sa part na to. Tapos, 2, 3, 4, 5, and possible dito, 6. Ayan, so, tignan natin, guys, bukas na. Oh, ayan. So, sa moving average, 50. Okay, so, medyo malapit ng mauntog rito sa part na to, ano? Okay, 50 day. Ayun, guys, oh. Diba? 50 day. Tapos, 100. Tapos, 200. Ayan, so, diba siya visible sa 200?
So malapit na guys umuntog sa 50 day. Ito si price action, no. Tapos kay cloud. So flat eh. O, diba? So si upper cloud and si lower cloud is flat. So not looking good ano pag gaganan. Flat eh. Tapos RSI. So this is very bad kung papansinin natin kasi ayun, parang nabasag guys yung ating significant support dito sa baba, no? Ayun, no? So 1, 2, 3 touches, 4, 5, 6, and 7. So pagka po nalaglag yan, okay, around here sa 40. Ayan, so ano to? Medyo delikado, no? Kung papansinin natin. Ayan, so bearish to pagka ganyan. So medyo hindi tumalbog sa part na to eh. Ayan. So be ready guys sa mga mangyayari dito, no? Tapos, kay MACD, lower lows din. Ayan, sa may histogram. So bearish pa rin to, no? Si MM. Lower low sa histogram, tapos nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. Bearish. Ayan. So, dito naman sa ating volume. So, hindi rin po siya nakapanek sa ating resistance. So, it indicates bearishness, ano? Diba? And kung papansinin natin, pwede natin itong interpret as head and shoulder pattern. Wait lang. Ito. So, we have here left shoulder, head, tapos possible ito guys, right shoulder. Ayan. So, tignan natin guys, ano? Let's see. Ayan. So, save natin yan. Save, save. Ayan, so medyo matagal mag-save. So next natin ay si so medyo minamalat. Matagal. Ang tagal niya guys mag-save. Ayan, so let's wait lang. Ano? Di naman tayo nagmamadali. Medyo lang. Tagal. Okay, so huwag na natin i-save. Ang tagal eh. So next po natin si sino ba? So tapos na si ER, di ba? Si MM, tapos na rin. Eto si MRC naman. MRC. MRC. So, i-check natin to guys. So, dito po kay MRC. Okay, so this is a shooting star. So, mahaba po yung wick sa may taas ng candlestick. Tapos, okay, sa baba naman medyo maliit or wala, ano? Ayan. So, this is a bearish, ano? Bearish pattern po yan. Ayan. So, tignan natin kung mag-hold sa may support na to, which is around 0.48 peso, ano? So, for now, okay, bearish eh. So, next support natin dito kay MRC is here, sa 0.42. Ayan. So, dito yun guys, no? Wait lang. Sobrahin natin ito. 0.42. So dito yun. Okay, around here. Diyan, ano? So ito yung first support, 0.48. Second support, 0.42. And yung third is saan? Third support. So possible. Saan ba maganda? And so much better dito eh.
0.38. Ayan. Okay, so tignan natin guys. Ayan. 0.38, malapit dito na. Oh, ayan. So, kung siya naman ay magpo-flooring, so, hindi po natin sinasabing magpo-flooring, guys. Ano, possible lang. Ayan. Pwede mag-drag tayo ng 30%. Ayan. So, dito, possible. Ayan. So, support din to. Which is around, saan ba to? 0.34. Andiyan, ano. Ayan. So, bearish eh. Tapos, okay, sa moving average, so 50. Okay, so nalaglag na siya rito sa part na to, ano, kay 50 day. So, this is bad. Bad din. Bad, ayun, bad. Tapos, 100. Okay, so medyo nag-bounce dito sa, ano natin, ano, sa 100 day. Sa ating green line. Tapos, 200. So, medyo, ano po siya, hindi po siya okay pag gaganyan, ano. Siya po ay nasa loob ng dalawang moving average. Ayan, pero tignan pa rin natin, ano, kung ano yung mangyayari bukas. Tapos, okay, sa cloud, not looking good din dito. Ayan, kasi, medyo nag-converge, ano. Ito, si upper and lower cloud. So, tignan natin kung may iba na trend. So, still, siya pa rin po ay nasa loob ng cloud, no? Ayan, no? So, pagka po siya ay nalaglag sa baba ng cloud, bearish po yan, no? So, this is very critical for MRC. No, ayan. So, tignan natin yung mga mangyayari, no? Tapos, dito naman kay RSI, laglag rin to eh. Hindi ba? Support. So, ito yung support natin dito eh. Nandiyan, ano? So, tignan natin kung magre-retest dito sa may ano natin. Ayan, sa may previous low. And here, kay MACD, lower low pa rin, bearish. Diba? So, bearish pa rin yan dito sa histogram. Oh. Lower lows. Tapos, still nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. Bearish, no? Ito si MRC. Still bearish pa rin siya. Tapos, okay. So, sa ating volume, so, tingnan natin kung siya po ay mag-hold sa may support, which is around here, no? Ayan. Ayan. So, tingnan natin. Save. So, meron pa ba? So, I think hindi na natin tatapusin, ano? At ilang minutes na tayo? Ayun, 48 minutes na. So, I think tapos na po tayo sa ating update for this day. So, salamat po sa inyong support, okay, sa ating channel. So, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. And, pakipress na rin po si all button, ano, para palagi po kayo ma-update sa mga videos natin. So, that's it. So, see you po sa next video. Bye-bye!